Oh yeah. Cute kuyo. It's like drugs for your hair. Spaceship. Astronaut pala. Gamitin mo to kung ayaw mong makalimutan ka niya. Kahit ibuka mo siyang ganyan. Ang sarap kasi sa tingin, kung gusto mo ma-maintain yung current hair color mo. Kaya hindi talaga makakapasok yung tubig. Pumili akong cute. It's long lasting. Very natural. Tapos mukha siyang eyelash extensions. Why do me that way? We should know that we won't be any better. Oh my god! Hello, hello! I am back! I am back with another Shopee haul video. Kailan ba natapos? Hindi na natapos. Actually, pinipigil ako talaga mag-Shopee, pero naipon na lang tong mga to. Matagal na to yung iba dito eh. I decided, oh my god, it's time. Ng panibagong Shopee haul video. Ang tagal ko nang hindi nagre-reco. Gusto ko magtipid, ayoko na maging gastadora, pero hindi natin mapigilan mga But yeah, I am so excited to share it to you. Oh my god, yes, I am back. Blondie and morena na. Wala nang braces, may eyelash extensions na. Oh my god, who is she? Ang dami ko sinasabi. Yeah, let's begin. Di ko alam kung pag-iisahin ko na lang sila lahat kasi sobrang dami niya. From clothes, hair beauty, diving gears, hair. Oh my god. Okay, so unahin muna natin yung mga dresses kasi onti lang sila. Okay, let's start off muna with the two bodycon dresses. I bought 3. Yung isa yung royal blue. Yun yung favorite kong color. Ay, ganitong color siya. So, meron ako ng nude and ng avocado. Kasi maka-sexy. Tapos, ang mura niya lang, 65 pesos each. Sobrang sulit niya. Ala, ang ganda, body hugging. You know, feeling mong sexy-sexy mo, pero hindi. Charis. Mura niya. And okay naman yung quality. Hindi naman ako na butter. So, ayan. Reco, number one. And then, I also got this dress. May ibang party dresses. Yun, kumuha ko ng mga ganon. Wala ako masyadong dress. You know, pang night out. Pero ito yung pinaka-favorite ko. Ang ganda niya on my body. Actually, got a lot of compliments. Wearing this, nakakaloka. Nakasalub ako sa Sears. Sabi niya, oh my god, where did you get your dress? Shopee lang to, best. Nabili ko siya ng 299 lang. Oh my god. Ang ganda, body hugging. Ang ganda sa bandang chest. Kahit wala ka, parang meron. It's so nice. I like it. Pang bathing suit. Ganun yung tela niya. Kebs. Ang ganda ng color. Kahit morena ako. Mukha ko maputi. Charis. And then I also got this. I actually wore this last Halloween. Ako si Cassie from Euphoria. Ang kadena ng ginto. Charis. Ang cute niya. Ang sexy. Alam niyo yung parang bikini na yung ganyan. Nga parang bathing suit din yung tela. I don't give a shit. Pwede na. Pabili ko siya for 329. Not bad. Carry naman. Maganda naman siya. Ganda ng color. Pero yan, so cute. I like it. And I also got this dress. Parang hindi bagay sa akin yung pink. Di talaga. Nung sinukat ko siya, ang iffy. E, pang birthday nga siya eh. Pang party dress, actually. Roach. Ayan, ganun siya sa gilid. Tapos backless siya, bongga. And then from the same shop, I got this top. Nakakaloka tong top na to. Yung maling suot mo, laglag siya. Hubad ka na, te. Pero yan, ang cute niya. Nakalimutan ko na kung paano mo siya isusot. Tapal na lang, ganun. Ang cute ng color. Ganda nung tela niya. In fairness. For only 269 pesos, at backless siya. Hindi ko alam na adik ako mag-backless niyo. Sabi kong binili pang backless dito, mamaya makikita nyo. Nakasa kasi diba yung Julia Barreto na dress? So I got myself one. Mura lang to. Nakuha ko siya for 259 pesos. Ang mura, diba? O, diba? Feeling Shein yarn. Iba yung tela niya. Makapal, mas makapal yung tela nito. Ang kapal niya, parang init sa katawan. Ganun. Kebs, kung mukhang Julia Barreto ka naman. So, ayan, ganun ko. You can dance. Chari. I also got this. Cute to, diba? Yung kita na yung ano mo. Side boob. Mura ko lang to nakuha. 295 lang. Mahaba siya, pero walang slit. Sad. Di mo ma-flaunt yung legs mo. Wala lang, cute. Ang sexy. Ang hilig kong mag-bodycon ngayon na dress. Wala lang. Pag wala ka nang maisip na OOTD. Ganun na lang. I think that's it for the dresses. Doon na tayo sa top. Kasi sobrang dami niya, bes. As in. Ang bubright pa ng kulay. Ang cute kasi. Bagay naman. Sa morena skin tone ko. I got this tube tops. Grabe, ang cute.
Ang hilig kong mag-tube top, kung hindi top dresses. Ang, alam mo yung bra na lang, M's. Gusto ko talaga yung color nito. I got this color and then meron din akong yellow. Ito kasi wala nang maikli. Mahaba na lang yung matera. So kumuha ako, hindi ko nga alam kung bagay sa akin eh. Pero, pag wala kang maiisip na suotin, ganitong top tapos mag-sweatpants ka lang or maong, okay na, you're good to go. Ayan, gusto nga bumili ng white and black. O diba, lahat na ng kulay kinuha. Pwede na yan, gagastos na naman tayo. Tama na. Tama na, te. Tama ka na. And then, I also got this top. Nag-viral to eh. Pero nakita ko siya. Tapos, ayun, binili ko na agad. Ang cute nito. Pag ayoko mag-bra, ito yung sinusuot ko. Ang sexy nito, I swear. Lima yung kulay niya eh. Kumuha ko ng black, brown, and white. Of course. Puro mga ganitong top yung kinukuha ko. Kasi hindi mo na kailangan mag-isip ng pambaba. It's either sweatpants or maong. O kaya, skirt. Ang daling pag-isipan. I saw the shop. Ang cute ang tela niya. As in, ang ganda for its price. Oh my god. Wait lang. Na-excite ako. Char. Ang dami kong binili from that shop. Kasi ang ganda talaga ng tela niya. Diba? Ang dami. Iba-ibang kulay. So, ito yung pinaka-favorite ko dun sa shop na yon. Hindi ko alam kung bakit mas mahal siya. Kasi, nipisis yung tela niya compared dun sa iba. Parang 280 siya each. Meron pa ako isang gray. Hindi ko siya makita kung nasaan. Ang ganda niya sa skin tone ko. Ganda talaga niya, I swear. Ang sexy niya. Kahit wala, kahit flat ka, ang sexy pa din. Nag-nipple tape lang ako or like fashion tape. Pwede na yun. Tapos backless. Sorry. Pulmonya later. Anyway, ang cute kasi ng color. Gusto ko pa kumuha ng iba pero magtigil. Tama ka na. Ang hilig ko sa blue. I like this so much. And then this one din. Yung ganitong pink, di ba? So, nako-complement naman na yung morena skin tone ko. Medyo manipis lang siya, pero hindi naman siya see-through eh. Tapos natali mo siya sa likod. Promise, ang ganda nito. Lang sa mga sexy. Ako, naadig akong mag-buckle eh. Kahit baliko yung likod ko. I also got this top. Ang cute nito. Wala lang, cute ng color. Criss-cross siya sa likod. Yung tela niya pala is parang crochet. Alam niyo yung ganong feel? Tapos medyo manipis siya. Hindi yung makapal na ganon. Cute, right? Tapos pa ganyan. Oo, kita yung hinaharap mo. Mafo-float mo siya. And then, I also got this top. Ang cute nito. Cute din ng kulay nung kinuha ko. Parang purple. Ah, medyo makapal yung tela niya. And I also got a basic top. Diba yung tela nito? Kung pair dun sa mga pinakita ko. Parang bathing suit type na knitted. And gumawa ko ng black and then ng yellow. Cute ng yellow, diba? Pwede mo pa ulit-ulit na suotin. And then from a different shop, I bought this. Mga backless. Ang ganda nung fit niya, I swear. Alam niyo yung Julia Barreto kanina na dress, button, in a top form. Pero backless dress. Yan, kita niyo na. Tapos backless siya sa likod. Bongga. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng backless na meron dito. Kasi parang napupush. Napupush lang ganun yung dress mo. So parang nagkakaroon ka ng... I love it. Ang ganda nung color. This one, I got for 138 pesos. And then itong sumunod na mga tela, yun na, parang bathing suit. Pwede na, kasi mura lang. Magre-reklamo ka pa ba? And then, natuwa ako dito. Ang ganda nung fit din nito. Tapos backless siya. Panis. Parang ano no, tatakpan mo na lang yung hand na harap mo. Tapos yung support niya sa likod, parang wala na. Ito na lang talaga. Nakatakot suotin. Pero ang ganda kasi nung fit niya, kahit ganun. So, dun na tayo sa favorite part ko. Mga bikini. Ang hubadera mong ate. Hindi na ako kasi masyado nakakapag-dive recently. Last month lang. Ngayong month, hindi ko sure kung makakapag-dive ako. I don't know. Miss ko na. Kasi pag nag-dive ako, gusto ko bago yung bikini ko. For the gram, kailangan bago. I got this bikini. Ang ganda nito, sis. Ganyan siya. May ganyan siyang pa-effect sa harapan. O, diba? Sangka pa. Ang ganda ng quality niya. Para siyang Shein quality. Ang ganda. Cute ng detail niya na ganyan. And then, itatali mo lang din siya sa likod. Tapos, yung bottoms niya, meron din siyang ganon. This one. Ito yung support niya. Hindi masakit. So, comfy. Favorite ko to. Oh, mura lang siya. Nabili ko siya for 339 pesos. For the quality itself. Ay, hindi ka natalo. And then, I also got this bikini. Pag-norn.
army green yung color niya. Maganda rin yung quality niya. Tapos, ganito yung bottoms niya. So, mas sexy siya. Alam mo yung parang guhit na lang, char. Pero hindi, ang ganda nito. Pag nagda-dive, ang ganda ng color. May kasama pa lang ganito. Oh, bongga. So, I got this for only 350 pesos. Ang mura for the quality. Tapos, you get 3 pieces pa. And then, the last one, I got this. Alam mo yung parang gantong bottom sa bikini. Parang siyang pampers, te. Ngayon ko lang siya na-realize. Ano siya, masyado siyang maikli. Yung under boob ko, nakikita siya. Ang cute kasi ng color. Kung medyo may mas extra small pa, siguro okay yung fit niya. So, mas mura siya. Nakuha ko siya for 278 pesos. Wait, i-share ko yung mga bucket hats ko. Kasi recently, I'm so obsessed wearing bucket hats. Kung hindi hats, cap. Ang mura kasi ng mga caps sa Shopee. Mura lang siya. Parang mga 50 to 70 pesos lang. Ang mura nun. Wala lang. Syempre pang bad hair day. Cap ka lang. You're good to go. Okay, let's move on sa mga bags. Kasi bumili ako. Ang dami kong nabili. This one's my favorite. Ito yung dinadala ko whenever I dive. Alang, diba? Ang lakas maka-bitch vibes. Dali ko to sa Bohol next year. Oh my god. Cute to. Laki nga. Medyo bulky. Pero kasha lahat dito. Yung camera, sunblock, essentials and everything. Kasha talaga lahat. Pati buong bahay mo kasha na. Charot. Pero yun, bibili ako ng parang medyo white yung lubid niyang ganito. Kasi detachable to. Okay na, hindi ko napapakita. Pero yun, tapos meron siyang ano sa loob. Lalagyanan. Like this. O diba, covered siya in case mabasa. Bili ko siya ng 820 pesos lang. Dun sa mga nakita ko parang 2 to 3K. Oh my god, ang mahal. Meron lang siya nakalagay na ganyan. Fairy bag. Pero kim, silang pake. Ayun, ang cute, diba? Cute kayo. And then, I also got this bags. Ito yung pang-errands kong bag. Pag lumalabas, kapag kakain lang saglit, alam mo yung kailangan mo ng kalagyanan na super liit lang, pero ang dami mong malalagay. Pumili ako, ang cute. Ang cute ng color. So, kumuha ko nito. Ito siya, white and purple. Cute pastel na purple. Tapos may accent siyang blue. Madami kang malalagay sa loob. Tapos may bulsa pa siya dito. Bibiling ko to sa mga friends ko. Pangregalo ko sa Christmas. Kasi yung cute niya. Bagay siya oh, dito. Kasi pastel on pastel. Ah, cute diba? O kapag naka-nude ako or brown, basta bagay sa outfit ko. Cute diba? May iba pang colors, but ito yung pinaka-bet ko. So, gift ideas. So, diba? Why not? Mura ko lang to nabili. 180 pesos lang siya each. Actually, lahat to pang gift ideas. Kasi yung mura niya lang. Bili ka lang parang tigi sa isa. Tapos lagay mo dito sa loob. Parang kang gumagawa na yung mga bundle-bundle, mystery box. Tapos ma-appreciate pa nila yun, I swear. And then, I also got this bag. Actually, meron tong chain na silver. Kaya lang nasira. Ang cute pa naman sana. Kasi ang dami mong malalagay sa kanya. Kahit ginto siya kaliit. Mukha lang siya maliit, pero marami kang malalagay. Basta lahat ng essentials ko, kasha. Bibilang ko na lang siya ng chain. Oh, ang mura ko lang ito nabili. 179 pesos lang. O diba, ang mura. Gift ideas. Ang bongga talaga. And then, my favorite bag and my favorite color. I got this. Ang cute, diba? Ang cute niya. Messenger bag. Tapos wala siyang shape. Bahala siya. Ganyan. Tapos ang dami malalagay dito. Oh my god. Ang cute ng color. My favorite. May iba pang color pero ito talaga yung gusto ko. Kasi mapapartner ko sa blue on the mat. Ganda ng quality niya. Fairness. Hindi ko mahanap pero may isa pa akong bag na binili. Hindi ko siya mahanap. Hindi ko alam kung nasa. Binili ko white. Ang sophisticated yung tingnan at saka ang cute. Korean vibes. Nabili ko yun for 379 pesos. Cute niya. As in, ang dami malalagay. Buong bahay mo, malalagay mo dun. Highly recommend. Mukhang mga tibay pa siya. Sa beauty na category. Currently, this is my go-to brow products. So, kakabili ko lang ito. And nung ginamit ko siya, oh my god, I am so obsessed. Ayan, gamit ko siya. Para akong naka-microblade, parang ombre. And bumili kasi ako ng bago since pa-color ako. So, I got the Etude House Bare Edge na Slim Brow Pencil. And then, I also got the Innisfree Skinny Brow Mascara. I love this so much kasi ang nipis lang. As in, super nipis. May kasama siyang brush. And sobrang sarap gumawa ng strokes. This one, parang 250 plus. Kulutang ata ako nun, pero mascara pala yung nabili ko. Brow mascara.
to be exact. Ang cute niya kasi ang nipis. Sabandaling mag-coat. And I love this combo so much. This is my go-to for the lip products. I'm obsessed with anything na Romand. From lip tints to glosses. Try ako ng bagong shade. So I have the Romand Dewy Full Water Tint in the shade Berry Divine. First time to try a color like this. Para siyang mapinkish na purple. Sobrang loud niya. Nagulat ako sa color niya. Cute ang packaging. Ang slick. Right? And then, I also got the Dark Coconut, a juicy lasting tint. I love this one. Ang ganda ng shade niya. Ayan oh, medyo sheer siya. Well, pang everyday siya. As you can see, yung tint, nag-iiwan siya ng tint. I also got this, some detail to eh. Satin Luxe Butter Tint in the shade Brown Sugar. Nakita ko to actually sa TikTok. TikTok made me buy it. Para siyang lip balm. Nagustuhan ko yung shade niya kasi ayan yung mga tip kong shade. Pang everyday. Nahilig ako kasi mag-gloss. As you can see. Ano kasi maka-fresh. Diba? Kita niyo ba? Fresh lang gano'n. I bought this a long time ago. Ayan siya. It's long lasting. It glides naman. Smooth naman siya. Meron siyang kasamang sharpener sa dulo. Pack. Ito yung mga shades niya. I don't know. Pero ang mura niya lang kasi. Sobrang affordable. As you can see, meron akong eyelash extensions. So, bali wala na itong mga to. Pero before, nagko-contemplate ako whether to just use falsies. When I go out, use them before na. And they are so good, especially the Polash ones. This is the MO8. Very natural on me. Tapos mga siyang eyelash extensions. This one, very natural. This is the famous Fabulash Lash Tensions in L6. Ang natural niya, wispies. Of course, bumili ako sa Polash ng lash glue. Ang strong nito, the best. Na na-try ko, mura lang. Basta ang laki niya pa, ang ganda pa nung packaging niya. Pack, may tip. Lahat to pinagbibili ko before I had my extensions. Yan, bumili ako ng Shiseido na lash curler. Ang ganda nitong pang curl ng lashes. It stays up all day. Medyo maharlika. Pero it does the job. Yan, recently I got my extension. So, very high maintenance kasi kapag nag-eyelash extension. So, every day I use this. Every day nililinis ko siya. Twice a day. Minsan, once a day. Twice a day, I think ang recommended, I don't know. Siyempre, hygienic tayo. This is the Melau Lash Shampoo. Irritation and burning. Foam siya. But what I do lang is, igaganong ko siya din. Linis-linis. And then, I bought this. Pang-garden to eh. Pandilig. Para hindi mahirap mag-manlaw. So, yan. Lifesaver. Very high maintenance. It's fine. Kung gumigising naman ako sa umaga na maganda na, why not? And then, I bought a new makeup bag. Sobrang the best to. Ang nakita ko. Kasi, naiinis ako kapag every time you get ready, ang kalat-kalat ng table ko. Siya, ganyan siya kalaki. As in, it's so big. And when you open it, as in, makakalat mo sa loob yung mga products mo without being super messy. So, ayan. Meron lang siyang hati dito. Tapos, nalagyan na ng maliit na zipper. Meron din siyang pouches sa sides. Kahit ibuka mo siyang ganyan. Ang bilis agad, malilinis ng table. Whenever you get ready. Ang mura pa nito, especially if you have so much makeup. Lifesaver nito. Less messy. I love it. For my contacts, I discovered this new one. Ganda na ba sa eyes? Natural. Ang mura niya lang, parang 180 plus. Comfy naman siya. It looks nice, right? Ang ganda niya on the eyes, yung detail niya. I love it. I also got another one. Natural looking lang din to eh. Fog brown. Hindi ko pa siya nasusuot. Now, let's move on to my hair care, hair tools. Oh my god, I'm excited kasi. wait nyo. Ako kasi, super alaga ako sa hair ko, especially right now. It's bleached na, so damaged na siya. Kailangan ng extra care. And so this is the R2 Liquid Silk Keratin Treatment Perfume Care. Actually, it smells so good. Padagdag siya ng bango sa hair mo. And then also, keratin na rin siya. What I do lang is I spray it all over my hair. Wala ang bango, tapos ang kakalambot siya ng buhok. As in, bagsak yung hair ko. Love it. I don't know how you pronounce this. Missy Ensign. Actually, nagbago na sila ng packaging. Pero, bought this a long time ago na. It's na-intrigue ako sa kanya. So, ito yung styling variant. I also have yung orange. Everyday ko pa rin siyang ginagamit. Daily use. This one kasi, I use when I style my hair. Kapag gumagamit ako ng plancha, ng blower, for like heat protection. I also bought this for the first time in forever. Charisse. Bumili ako ng Olaplex. And you know kung magkano to? Grabe, ang mahal nito. Parang 500 plus pesos. Tapos nito lang kaliit. Imagine mo yung buhok mo. Ang kapal, di ba? Ang mahal niya pero it's like drugs for your hair.
Kaya sobrang tipid ko tong gamitin. Siguro once or twice a month lang. So good for your hair. Especially when you have damaged bleach hair. What I do is, I put this all over my hair. Dinadump ko siya para mas ma-spread ko siya evenly. Ang lambot niya. Daig pa talaga yung parang mga hot oils. Leave-on conditioners. Ang healthy looking niyang tignan. Sobrang lambot. Bagsak na bagsak. As in, ang high-end ng feel. Sobrang worth it niya for the price itself. I bought this kasi nga, I wanted to maintain my copper red hair. But it faded really quickly, so ang hirap i-maintain pala ng copper. I also have yung sulfate-free ng L'Oreal. Maganda rin yon. Pero kasi ito, ginagamit ni din nila sa salon. Especially when you have colored hair. Kung gusto mo ma-maintain yung current hair color mo, you use this. I also use this. And then, minsan nagpo-purple shampoo ako. If I wanna tone this down, my new discovery. This is the Pro Hot Airbrush Professional Hairstyle. Mura lang to. Pre-dupe ng Dyson Airwrap. Ayoko bumili nun kasi mahal. Parang hindi practical. I recently had my haircut na layers. Sobrang ganda niyang e-style. So, meron siyang T-heads. This one yung pang blower. And then, this one's my favorite. Yung brush type para makurl mo siyang ganun. Sa ends. And then, yung parang gantong straight brush. It has three options. Yung cool, mild na medyo hot, and then yung hot na hot. Kakabit mo tapos, ilalak mo siya. Oh, hindi na siya gagalaw. I can do this. Yun ito yung ginagawa ko ganun. Tapos, curl na medyo ganun. I love this so much. Now, let's move on to the perfumes and colognes. Kung kilala nyo ako, alam nyo, addict ako sa pabango. Especially the Bath & Body Works. Once, eh, bumili na naman ako ng Bath & Body Works. To repurchase, kasi naubos na yung ganito ko. This is the You're the One by Bath & Body Works. This is my go-to perfume. As in, I get lots of compliments. As in, ang bango mo, ano, perfume ba? Bango-bango. Matagal ko na itong nireko sa inyo. Oh my God, sobrang mo talaga, I swear. Ang sexy na mo. Gamitin mo to kung ayaw mong makalimutan kanya. I bought this, yung Boardwalk Taffy. This one smells really sweet. May pagka-vanilla. Pero syempre, mas mabango pa din yung OG na vanilla. Works yung gold. This one, I forgot. Bonfire ata to. Something like that. This one, medyo matapang siya. Medyo may pagka-pa-sweet na mas stronger. Pero yung naiiwan na parang, alam mo yun, yung pahabol. Sweet, sobrang sweet. Oh my God, girl, gusto ko tong i-gatekeep kasi ayoko malaman nyo. Kasi baka maubos. Ang hirap maghanap ng ganito. Yung brand na Symmetry Lab Perfumes. So, yung mga perfumes nila is inspirations from high-end perfumes. So, I bought Good Girl and then Black Opium Intense. This one's my fave, yung Good Girl. I swear, when I wear this, I get lots of compliments. Ang bango niya, I swear. This is what I use when I go out on a night out. Tsaka sobrang tagal nung may iwan niyang scent. I actually bought the bigger one. Yung Good Girl. Kasi nagustuhan ko siya. So, yan. Bumili ako ng mas malaki. Pang long-lasting siya. When I wanna wear something different, medyo social pa rin. I use this, yung Black Opium Intense. Smells really good too. High-end. I think YSL ata to. Diba meron akong bigger? Ubus na to, as in wala na. Hindi ko siya masalinan. So, I bought this ones, yung retractable na bottle perfumes like this. O, tingnan ako. Pack. Ganon. Parang cute ng packaging, diba? Saucy. So, I got three colors. This one yung Good Girl ko, and then this one yung You're the One. Oh, tatanggalin mo lang. And then, yan. Ganon. Now, let's proceed na with phone accessories. Di ko alam kung na-share ko to sa inyo, pero I use this all the time. Ang ganda ng brand ng Base Us. Ang sarap kasi sa tenga pag nakaganito kang headphones. Ang sarap kasi sa tenga, diba, pag nakikinig ka ng music. Like, this, there's someone. Diba? Tapos ang ganda rin ng quality ng sound and it's Bluetooth. Meron din siyang wire. Oh, panis. Tapos may pindutan siya dito sa gilid. Ang tagal ko na itong binili. Buhay pa siya hanggang ngayon. And also, matagal ko na rin itong nabili. Base Us din. Ang liit to. Ang cute. May mga cases to eh. Pero ayan, ang ganda din ng sound nito. If wala tayong pambili ng AirPods,
eto lang tayo, base us. Yung WM01 nila, maganda yung sound. Hindi yung tunog mumurahin, basta maganda. Tapos ang tagal malobat, as in matagal mo magagamit. I wanted to add this, yung Sunny Studios na glasses ko, graded glasses, kasi ang dami na din nagtatanong nito. Sobrang ganda nito, aesthetic. Kahit suotin ko siya sa labas, diba? Cute pa rin. Ito yung laging tinatanong, anong frame mo ate? Ito yung frame ko, Apollo Nude. May grado po yan, hindi yan peke. May astigmatism po ako po. Oh, isashare ko sa inyo yung mga diving gears ko kasi some of you have been asking me kung ano yung mga gears ko. So, isasama ko na lang dito kasi yung iba dito, binili ko rin sa Shopee. Pero yung fins, hindi sa Shopee. Medyo mahal yun. Bumili ako ng dive and seal, wetsuit, since gusto ko nang mag-training kasi malamig. Pag sobrang tagal nga, ang payat ko pa. So, mas madali akong lamigin. 3mm to. It's so freaking nice. It's like this. Ang ganda, diba? I got the medium one. Sakto naman siya sa akin. Cute ka nito. Parang iwas din itim. Kasi grabe na yung pagkamorena ko. So, I bought this bag. Yung fin bag. Wala na kasi ibang kulay. Wala naman akong choice. Bili ako in the future nung mas makapal para madala ko siya sa Bohol. Yan! This is my fins. Leather fins. Ito yung binili ko yung transparent. Meron na siyang film para iwas gas-gas. Maganda rin naman siya underwater kasi nga parang nagiging transparent siya. Aesthetically pleasing. So yan, yung size ko yung pinakamaliit. And actually, merong mas affordable plastic lang. Shopee din. Bala ko kasi itong palita. Carbon fins na. Yung carbon fins kasi parang mga 13 to 15. Baka next year na lang. Ang mahal eh. Yung first mask ko is this one, yung Prana. Ito, madaling mag-equalize kasi manipis. Madali mong ma-pinch yung nose. It's transparent pa siya, iwas sunburn. So yan, may kasama siyang ganito. Milky straw. For the aura, pumili ako ng ibang mask. Vintage oval mask. Ang ganda kasi sa picture at saka sa video. Alam niyo yung parang hindi, ayun ko kung magigits niyo. Pero yung glare ng ilaw na parang spaceship. Astronaut. Spaceship. Astronaut pala. Glass to. Nahirapan ako mag-equalize dito kasi ganito yung sa ilong. Yan o. May kasama siyang ganito. Parang meron na din siyang fog film para iwas fog. And then, a lot of people tinatanong ako, ano yung gamit mong underwater camera? Ang case mo ate. Ito lang yun. Ang dami ko nang nabudol dito. 100 plus lang to. Walang tubig na papasok dito sis. Wala talaga. As in, ang tagal na sa akin ito wala. Tingnan nyo kung gano'n siya ka-secure. Meron pang ganun. Hindi pa yun. Meron pang dalawang yung tong lock. Kuya, hindi talaga makakapasok yung tubig unless masisira mo dito. Buhay pa yung phone ko until now. Ito lang yung gamit ko. Buhay pa siya. Sobrang holy grail to for underwater use. So yeah, I think that's it. I hope you guys enjoy watching this video. Thumbs up if you enjoyed it. Subscribe if you haven't already. Don't forget to follow me on my social media account. It's always a link down below. And if you have any video suggestions, feel free to comment it down below. And yep, I'll catch you guys again on my next one. Bye! Peace.